Bakit ka nga ba napunta sa pag-aalaga ng manok? Ano ang breed ng manok na inaalagaan mo ngayon? Ano naman ang experience mo sa pagpaparami niyan? Tara, comment mo ang istorya mo. Pero sa ngayon, share ko muna ang aking 8 tips sa pagpaparami ng manok. Ako pala si AJ, ang Wandering Soul, at welcome sa aking channel. Wandering Soul. Katulad ng iba kong mga videos, ginawa ko itong panibagong vlog para makapagbigay ng idea sa mga nagpaplano pa lamang na magmamanukan. Gusto ko rin naman sanang makatulong lalo na sa mga baguhan dyan at nangangailangan ng guide. Kaya sana ma-check nyo ang iba kong mga videos tungkol sa tips and lessons sa pagmamanukan. Baka naman makatulong sa inyo yun, kaya subukan nyong panoorin yung mga videos ko. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa trabaho sa pagpaparami ay ginagawa ng isang tandang o rooster. Ngunit pagdating sa logistics, may mga tiyak na bagay na maaari mong gawin upang makontrol ang produkto o ang mga sisiw. At tiyaking ang aktual na proseso ng pagpapalahi ay maayos. Inaasahan ko na napili mo na ang iyong mga breeding flocks, kaya hindi na natin pag-usapan ang genetics. Sa halip, ang vlog na ito ay nakatuon sa kung paano planong i-breed ang iyong mga napiling manok na matagumpay at ligtas. Siyempre, upang magkaroon ng isang sisiw, kailangan mo ng isang tandang at isang inahin. Alam ko na marahil ay alam na ito ng karamihan, ngunit kung sakaling hindi ka sigurado, ang isang itlog na nabuo ng walang tandang o rooster ay hindi mapipisa at hindi kailanman makagawa ng isang sisiw. Kahit gaano karami ng laying mash ang ipakain mo. So ito na po ang mga tips. Unang-una ay ang practice selective breeding. Kapag pinili mo ang iyong breeding stock, marahil ay nasa isip mo ang isang plano. Maring nasa plano mo lamang na pagsamahin ang iyong dalawang paboritong manok o kaya nais mong dagdagan o bubuo ng isang panibagong tiyak na lahi. Ngunit hindi mahalaga kung bakit nais mong i-breed ang iyong mga manok. Kasi ang mahalaga ay ang selections mong gawing mga breeders. Ang mga manok kasi ay dapat na malusog, matugunan ang iyong mga production goals, at sana magkaroon ng maayos na pag-uugali o temperament. Kung nais mo namang i-promote ang isang breed, pumili ng mga specimen na kumakatawan sa kanais-nais ng mga katangian ng iyong napiling breed. Kung sa usaping ito, dapat nating alam ang kaibahan ng pure breeding, inbreeding at crossbreeding. So, ano nga ba ang tatlong ito? Ang pure breeding ay ang pagpili ng gustong itsura o katangian. Halimbawa ay kulay, dami ng itlog, paglaki na galing sa isang lahi at nagaanak ng isang itsura o katangian. Ang pure breeds ay isang itsura at katangian ng magulang at mga anak. So halimbawa, kung i-breed mo ang pure Rhode Island Red na tandang galing sa isang may-ari at pure Rhode Island Red na inahin na galing sa ibang may-ari, sigurado yan na ang resulta ay ang sisiw na Rhode Island Red din. Yun ang pure breeding. Ang inbreeding naman ay ang pagpapalahi ng magkamag-anak, halimbawa ay magulang at anak, o kaya magkakapatid. Ginagawa ito kasi pwedeng gumawa ng pare-parehong itsura o production. Kaso, may negatibong resulta nga lang ang pagpapakasta ng magkamag-anak. Ito ay ang pagiging abnormal, sakitin, o kaya mahinang production. Pero di naman kasi lahat nagre-resulta niyan. Dito papasok ang pagpili ng mga ganda at maayos na mga produkto. So yun ang inbreeding. Ang crossbreeding naman ay ang pagpapalahi ng magkaibang uri o lahi. Example, ang pag-crossbreed ng Rhode Island Red at saka Barred Plymouth Rock. So ito ay ginagawa upang mapataas ang uri, production, mapasigla at mapaganda ang kalusugan ng mga anak. Ngunit ang negatibong resulta naman ng crossbreeding ay ang hindi maayos na pagpapalahi at wala ng purong lahi na gagamitin. Wala rin control na paggamit ng iba't ibang lahi na sanhi ng iba't ibang production at itsura ng mga anak. So ikaw, ano ang plano mo sa selective breeding mo?
Sa pure breeds ka ba? Inbreeds o kaya crossbreeds? Pag-isipan mo yan, kaibigan. Pangalawang tip naman ay plan for the rainy days. Ang mga manok kasi ay maaaring makagawa ng mga fertilized na itlog sa buong taon. Ngunit may posibilidad na maging mas maunlad sa panahon ng tag-araw. Pero, bakit nga ba? Kasi, ginugugol ng mga manok ang karamihan sa kanilang energy sa pagpapanatili ng pagpapainit ng kanilang katawan sa mga buwan ng tag-ulan at mas kaunting oras naman kung sa mating. So kung ganyan, mas maraming itlog ang walang similya kaya hindi napipisa. Isa pang rason na mainam na summer ang breeding sa kadahilan ng wala kang incubator. So nagre-rely tayo sa natural na pagpapalimlim ng mga inahin. Ang mga manok, pag hindi nangingitlog yan, ay nag-iikot sa buong manukan para maghanap ng pagkain. So usually, ang nangyayari pag umuulan, nababasa ang inahin. So pag gusto na niyang mangitlog, pupunta siya sa kanyang nest at uupo doon. Ang itlog naman na andun sa nest ay posible na maapektuhan ng basang katawan ng manok. Kaya di na mamalayan ay unti-unting nabubulok ang mga itlog. So yun yung problema pag tag-ulan. Pangatlong tip naman ay rooster to hen ratio. So common knowledge ang magsasabi na ang pagpapanatili ng higit sa isang tandang sa isang kawan ay isang malaking no-no. Bakit? Kasi karamihan at karaniwan ito ay dahil sa kompetisyon na nabubuo ng higit sa isang tandang o rooster para sa mga inahin. So gayunpaman, kung pinalaki mo silang magkakasama especially sa loob ng range, maaari naman silang mag-coexist hanggang binigyan mo sila ng sapat na mga inahin. So bali as a rule, ang bawat tandang ay dapat magkaroon ng access sa 5 hanggang 10 inahin ng kanyang sarili. So pag kulang, marami ang tandang at isa lang inahin or kulang inahin, siguradong maingay ang manukan mo sa madalas na pag-aaway ng mga tandang at may posibilidad pa na maging kawawa ang inahin at maabuso. Pero sa katukabuhan, may pakinabang din naman ang pagkaroon ng higit sa isang tandang sa isang manukan. At iyon ay ang pagkuha ng mas mataas na fertility rate sa mga itlog. Ang pang-apat naman na tip ay keep your rooster with your hens. So sa sandaling na pagpasyahan mo kung anong klaseng breeds ang gusto mong paramihin o kung aling mga rooster ang nais mong i-breed sa iyong mga inahin, siguraduhin mong tinanggal mo na ang lahat ng iba pang mga rooster na ayaw mo maisali doon sa kawan bago mo idagdag ang iyong napiling rooster. So iwanan mo lang doon yung tandang sa iyong mga inahin hanggang gusto mo. Ang gagawin niya, magsasayaw yan para sa mga kababaihan at makukuha niya loob nila at sa huli, makakapag-mate sa kanila nang walang anumang tulong mula sa iyo. Sa ganong paraan, siya na bahala sa trabaho na yan at dadami ng dadami ang lahi na gusto mong paramihin. Ngunit kung ang iyong tandang naman ay tamad, napakataba o kaya nasugatan, maaaring hindi niya maipatong ang katawan niya sa iyong inahin. Kaya panatilihin, obserbahan ang iyong mga tandang at tiyaking ginagawa niya ang kanyang trabaho. Kung hindi niya ito ginagawa, maaaring may mali at panahon na para palitan ito ng isa pang tandang na napili mo. Ang panglimang tip naman ay tinatawag na wait time. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, ang iyong mga inahin ay magpapatuloy na mangingitlog ng fertilized egg na nabuo sa tulong ng mga naunang rooster na inyong pinamamahalaan. Kaya, kung ipinakilala mo lamang o bago lang nilagay sa manukan mo ang isang tandang, huwag asahan na nakapag-fertilize siya ng itlog ng hindi bababa sa 2 linggo. Yan ay ang tamang explanation kung paano gumagana ang isang reproductive cycle ng inahin. So tandaan, 2 to 3 weeks doon na pa mag-epekto yung fertilization ng bagong tandang na inilagay mo sa kawan. Hello mga boss, so ito po yung ebidensya ng sinasabi ko. Kasi nung kasabayan ng mga kapatid niya, yan, ito po, ng mga Rhode Island Red, nagtataka ako kung bakit may itim na sisiyo sa aking incubator. Eh, puro pula yung nasa loob, ito lang yung mag-isa na itim. So tinanong ko yung may-ari ng manok na bininhan ko. Tinanong ko kung mayroon bang ibang breed ng tandang dun sa kanilang manukan. Yun, na-confirm ko po na meron silang Black Astrolog talaga dun na tandang. Kasama yung mga Rhode Island Red. So, ito, nagresulta siya sa itim. Mix to ng Rhode Island Red at saka Black Astrolog. Eh,
Ito po yung nagmagpo-prove na after 2 weeks pa talaga makikita yung linyada na produkto ng ating binibreed na manok. So yan, malaki na po siya. Ano na to? 5 months. 5 months na po sila. So ang pang-anim naman na tip ay monitor your rooster's behavior. Ang ilang mga tandang o rooster ay mas agresibo kaysa sa iba, at ang ilan naman ay labis na sabik na maging hari ng manukan. Sa madaling salita, maring hindi nila sinasadyang masaktan ang iyong mga inahin sa kanilang mga spurs at beaks. Sa katunayan, ang proseso ng pagpaparami ay medyo agresibo tingnan. Ang tandang ay tatalon sa likod ng mga inahin, kakagatin niya ang sa may bandang liig o likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang tuka, at gamit ang kanyang mga paa upang patatagin ang kanyang sarili. So huwag kang mag-alala, normal ito. Ang isa mong pwedeng gawin ay putulin ang spurs ng tandang kasi nasasaktan ang mga inahin pag tumutusok ito sa likod habang nakapatong ang tandang. Ito yung spurs niya. Ito. Kasi sasampa to sa likod ng inahin, sobrang taas to dito. Tinutulan namin. So ito yung spurs na hindi magiging useful pag nagbreeding kasi tatama to sa likod, mas sobrang sakit to para sa inahin. Kaya pinutulan namin, and after 4 months tumubo na naman siya. Kailangan din naman na putulin kasi pag mapapatong siya sa likod ng inahin, masasaktan din na naman. Ngunit kung ang inyong mga inahin naman ay nasasaktan na at may nakikita ka ng mga dugo, o kung nawala na silang balahibo o lumilitaw ng labis na pagkabalisa, maaari kang magkaroon ng isang sobrang labis na agresibo na tandang. Isaalang-alang ang pagtigil sa breeding program at ipapakilala ng ibang tandang. Ang importante ay ang physical at mental na kalusugan ng mga inahin, kaya kailangan mong mapanatili siyang ligtas. So mga boss, ito po yung resulta pag masyadong aggressive yung tandang natin. And dati kasi, marami pa akong tandang ninabantayan sa manukan. And yung resulta, sobrang aggressive kasi mga native to na inahin. And nagresulta, ito, hindi na siya nakakalakad. Buhay pa naman siya. Hindi na siya nakakalakad kasi na parang na-paralyze siya. Kasi yung native natin na manok, kinastahan ng malalaking mga manok. And worse, yung isa naman, namatay talaga siya, hindi na talaga naka-recover. Dati, nung nabantayan namin, nakita namin na ano siya, mahinang-mahina na siya. So, nilipat namin dito sa may, sa loob ng manukan na isang kulungan. And ito, buhay pa, pero hindi na siya nakakalakad. Sobrang weak na din to. Yun. So yun talaga, bantayan natin yung mga manok natin, especially yung rooster na hindi masyadong aggressive. So ang pangpitong tip naman ay check eggs for fertilization. Applicable to pag nagsimula ka palang magmanukan at yung rooster o tandang ay bago mo lang nilagay. Pagkatapos kasi ng 2 linggo, mapapansin mo na lang na ang kakaibang itsura ng iyong mga itlog kapag naghahanda ka ng agahan. At yun yung pag niluluto mo yung itlog na nakuha mo sa iyong manukan. Ang mga itlog kasi na na-fertilize ay makakaroon ng isang maliit na puting splotch na kahawig ng isang bullseye. So kung maghihintay ka ng mas mahabang panahon, magsisimula kang makakita ng pulang splat at veins. At yun na ang palatandaan na nagsimula lang ma-fertilize ang itlog sa iyong mga manukan. Ang pangwalo at huling tip ay store and set eggs. Nakakatukso kasi na simulang ilagay ang bawat itlog na nakuha mo sa manukan agad-agad sa incubator. Ngunit ang paggawa nito ay lumilika lamang ng mga problema sa darating na araw. Nakikita mo ang mga itlog ay dapat paikutin, ang mga sisiw ay dapat alisin mula sa incubator, at pagbubukas ng incubator kapag ang iba pang mga itlog ay nasa proseso ng pag-hatch ay maaaring aktwal na pumatay ng mga hindi nakuha na mga manok. So sa madaling salita, ang lahat ng mga itlog ay kailangan nasa parehong yugto ng paglaki. So ang solusyon niyan ay ang pag-iimbak ng mga itlog ng halos 1 linggo at ilagay ang lahat sa isang incubator ng sabay.
Ang lahat ng mga itlog ay magsisimulang lumaki ng sabay at ang pag-iimbak ng mga itlog ay tulad ng pagtatag sa isang maikling panahon. Kung iniimbak mo ang inyong mga itlog sa 50 hanggang 60 degrees Fahrenheit sa isang linggo, 20 egg down, at dapat ka pa rin magkaroon ng isang medyo descending hatch rate. Ang anumang bagay na mas mahaba kaysa yun, ang rate ay nagsisimula ng pag-drop. Subali ang pagpapalaki ng mga manok or pagpaparami ng mga sisiw ay talagang hindi napakahirap sapagkat ang karamihan sa mga rooster ay ginagawa ang masigasig ang gawain nila at walang isyo. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng iyong mga manok mula sa pagkakasta hanggang sa pagpapapisa ng itlog ay ang pinakamahalagang aspeto ng mga manok na breeding. So, mga boss, andito tayo sa aking manukan and hawak ko ngayon yung hari ng aking manukan. Ito yung pinakauna na tandang na nag-dominate dito sa aking manukan. And ito nga, Rhode Island Red. And ito yung rason kung bakit dumami yung aking mga pula na manok yan sa likod. So ito yung binili ko sa isang kong kaibigan na nagiging breeder ko dito sa aking manukan. And so mga boss, ito din naman yung pinakauna ko na inahin na nabili ko kasabay yung isang tanda na Rhode Island Red. So yun, dumami sila ng dumami. Tingnan nyo po, ano yung ano natin dito. Yan. Yan po yung produkto nila, pula, Rhode Island Red. So siya po yung ito po yung pinakauna na nag-breed sa akin. So mga kaibigan, ito pala yung caretaker ko, isa kong caretaker kapatid ko. Follow nyo siya sa kanyang YouTube channel na Maya's Project. Siya po yung nagbabantay sa aking manukan. Ito sa aking manok. May pinapakain nila ng... Mga boss, ito yung kapatid ng Black Astrolabe na pinakita ko. Ito yung pula.